nakagawa ng BTS, si Brother Paas, sabihin na natin nagpaalam o hindi nagpaalam, alam niya sa sarili niya na meron po siyang nagawang violation. Nakapag-reaction ba kayo? Nakapag-promote din ba kayo kay Brother Paas? Bakit parang butas lamang ang tinitignan natin? Si Brother Paas po, nagpaalam po yan sa akin, si Brother Paas. Huwag po natin ano yung si Brother Paas. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Nuweza. Mga kalingap, mga ka-adonis, pag-uusapan naman natin ngayon, ito pong patungkol sa aking kaibigan na si Brother Paas. It's been 5 days na hindi po tayo nakapag-upload. Tayo po ay nagmamasid-masid lamang sa kabila po ng ating pong pagkaabala sa ating pong trabaho. Subalit, sa pagkakataon na ito, gusto ko pong ibigay ang aking opinion, ang aking reaksyon dito kay Brother Paas sa mga reactors sa sitwasyon na kinapapalooban ni Brother Paas at kung ano ang aking masasabi sa pangkalahatang tinatawag po nating rules and regulation at kung ano ang dapat nating gawan at bigyan ng reaksyon. At hindi lamang yan, napanood niyo pa sa live ni Kalinga Prab na nilinaw niya ang patungkol sa issue ni Brother Paas na atin pong nadinig at napakinggan. Yan ang ating pag-uusapan. Tara! Si Brother Paas po, nagpaalam po yan sa akin, si Brother Paas. Huwag po natin ano yung si Brother Paas. Pinagpaalam po yan sa akin. At alam niyo naman po, di ba, kalagaan ni Brother Paas. Pero yung iba po ay hindi po sa atin nagpaalam, ano? Malino naman sa inyo na inamin na ni Brother Paas ang kanyang pagkakamali. But then, dito po sa live ni Kalinga Prab, ang sabi niya, nagpaalam naman daw si Brother Paas sa kanya kay Kalinga Prab. Kaya po siya nakapag BTS. Lagi po natin tatandaan, pagdating po siyempre kila Kalinga Prab, pag nagpapaalam sa kanila, they are looking into the situation ng isang tao kapag nagpaalam kung dapat bang pagbigyan o hindi. Hindi naman basta-basta po pwedeng oo lang ng oo, pero nakikita nila kung karapat dapat bang pagbigyan o hindi. Yung iba nagpapaalam, yung iba naman ay hindi. Yung iba sinasabing nagpaalam sila, yung iba talagang hindi. But then again, nangyari na nga po yan, no? Nakagawa ng BTS si Brother Paas. Sabihin na natin nagpaalam o hindi nagpaalam. Alam niya sa sarili niya na meron po siyang nagawang violation. Pero kung gano'n naman pala, sa umpisa pa lang na alam mong hindi po pwede at nagpaalam ka, ibig sabihin meron kang pinanggagalingan at mayroon kang pangangailangan. At alam naman din natin yung pangangailangan ni Brother Paas. Pero sa kanya pong apology na ginawa ni Brother Paas ay hindi niya naman binanggit na nagpaalam naman ako kay Kalinga Prab. Kasi nga, itong si Brother Paas, mababang tao, inamin niya na lahat. Bakit yung pagpatay kay Rizal, baka aminin na rin yan eh. No? Ganun po kababa ang loob ni Brother Paas na bagamat siya po ay nagkamali doon po sa rules and regulation pagdating po sa pagbabawal sa BTS ay inako niya po ang pagkakamali na ito. At yun naman po ang dapat nating palakpakan sa mga reactors na bumanat. Yung iba naman ay nagpapaalala lamang, yung iba ay talagang nagko-contempt lamang. Kayo po ang nakakaalam ng lahat ng yan. Ngayon, ito po ang tanong dito. Since inamin naman ni Brother Paas at humingi po siya ng apology, since nag-live naman si Kalinga Prab at siya po ay nagpaliwanag na may paalam naman pala, meron pong go signal sa kanya na siya po ay mag-content sa tatay ni Gansi, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ang tanong ngayon dito, ano ang mga motibo nating mga reactors sa pag-content kay Brother Paas? Na kayo na rin ang nagsabi, tayo na rin ang nagsasabi na maraming gumagawa ng ganyan, hindi lamang si Brother Paas. Malalaki pa ang channel. Diba? Akalain mo yun, malalaki na ang channel, nag-BTS pa. Buti sana, kung yung pag-BTS na yan, kunyari, aalaw natin yan, ha? Kunyari, aalaw natin yan. Yung kikitain nyo sa BTS, for that particular video, ibigay nyo na lang kay Kalinga Prab, okay lang, wala problema. Sa tingin ko ganun. Pero kung para sa inyo, sarili nyo lang din, sumunod na lang kayo sa rules. Pero ito, simpleng pagkakamali, no? Simpleng pagkakamali sa rules. Nagkamali si Brother Paas, napuna agad. Bakit napuna? Kasi nga,
kakaiba. Kapag si Brother Paas ang nagkamali, big deal yan. Kasi, kanang kamay ni Kuya Bal eh. Pangalawa, malapit pa sa Diyos. Iniisip nila na hindi dapat magkakamali or hindi dapat hindi karapat dapat na magkasala si Brother Paas. But then again, is tao lamang. Sabi niya nga, is tao lamang at nagkakamali din naman. Pero nalaman natin ngayon, ang tunay na dahilan, regardless if it's true or not, wala na tayong dapat pagtalunan dyan. Ang tanong dito, nakapag-reaction tayo kay Brother Paas doon sa butas na nakita natin sa kanya, inamin naman niya. Ang tanong ko naman, nakapag-reaction din ba tayo kay Brother Paas doon sa kanyang contribution doon sa Kalingap? Sa kanyang naging bahagi sa Kalingap? Sa mga nabablog niya rin naman, napapanood niyo rin ba? Nakapag-reaction ba kayo? Nakapag-promote din ba kayo kay Brother Paas? Bakit parang butas lamang ang tinitingnan natin? Bakit parang maliit na butas lamang yung nakikita natin ng pagkakamali? Pero yung malaking butas na dapat nating nasisili doon sa kanila pong mga magagandang ginagawa, sa kanilang kontribusyon, bahagi sa Kalingap, hindi natin nakikita. Ha? Ayan ang sinasabi natin eh. Bato-bato sa langit ang tamaan, mapuruhan sana. Pupuna tayo ng queen sa ating pong kapwa, samantalang meron naman tayong poste ng Meralco sa ating mga mata. So, paano mo siya makikita? Hindi pwedeng aakay ka sa katwiran, sa tamang daan, no? Kung parehas naman kayong bulag, sapagkat kayo po ay parehas na mahuhulog sa bangin. Ang dami nagbabayolet, hindi lang naman BTS yan eh. Diba? Yun lang na napanood ko sa sinasabi ni sa drama ni Boss Jovelito Official, no? Mga kabagis, ay sinabi niya na, ano ba sabi mo doon, Boss Kabagis? Sinabi niya na hindi naman dapat nagtitirhan o nag-aaway-aaway mga reactors. Kasama din naman yan sa rules and regulation ng Karepa, ng lahat ng grupo ng Kalingap. Pero hindi nasusunod. Ang daming hindi nasusunod. Hindi lamang BTS. Eh. Bakit hindi natin mapunay mga yon? Ang dami nun. Araw-arawin nyo. Ayan ang sinasabi natin dito. Eh, diba? Ang dami dyan. Mas matitindi mga violation na ginagawa. Diba? Ito, sabi ni Brother Paas, nagkamali man siya pero naging big deal. Eh. Diba? Masyadong pinalaki. No, masyadong ginawa ng issue. Issue na nga, ginawa pang issue talaga. Hindi man lang nabalanse. Hindi ko nila lahat sapagkat may mga reactors na talaga namang ipinapakita nila yung kanilang side. Binabalanse nila. Pero yung iba naman, eh basta makapag-content lang naman. Diba? Hindi natin iniisip kung ano yung pagkatao, kung ano yung pangangailangan ng isang Brother Paas. Minsan lang nagawa, sumablay pa. Samantalang yung iba dyan, araw-araw, no? Buong buhay na lang. Eh kasi ganito ako eh, kaya pwede kong gawin. Eh kasi ganito ako eh, kasi nakakapit ako sa ganito eh, di ba? Ang kakapal ng mga mukha ng mga ganyan mga tao. Tapos pag napagsalitaan mo, masasaktan sila, no? Didepensa agad sila. Eh buti nga salita lamang. Eh paano kapag nagkaalaman tayo, medyo nagkasakitan tayo rito, eh di paano na mananakit na 'yung mga katawan niyo, di ba? Tapos si Brother Paas, 'yun lang. Hindi naman tama 'yan. Dapat kapag pinuna mo yung isang tao, punahin mo rin yung ganyang magandang ginawa. Ah, hindi pwede puro kuda ka lang na ganun. Kasi magiging bias ka nun eh. Oh, di ba? Oh. Ha? O paano naman yung mga mabubuting ginawa ng isang tao? May nagawa ba kayo? Nakapag-promote ba kayo ng mga Kalingap charity vloggers? Nakapag-promote ba kayo ng mga ginagawa nilang tama? Hindi. Akala mo lang yun. Pero ang totoo, hindi. Hindi, hindi. May nagawa ba silang mabuti? Meron. 'Di ba? Kaya dito kay Brother Paas, okay lamang 'yan. Nandito tayo sa social media. Lilipas at lilipas ang panahon at malalaman nila kung ano ang mas matimbang, kung ano ang dapat at kung ano ang dapat nating matutunan. Malinaw na ang lahat. Ulitin ko. Nag-sorry na si Brother Paas. Nagsalita na si Kalingap Rap. At nagsalita na rin ako. Kakambalin Kalingap Rap. So wala na kayong magagawa. Ganun lang yun. Mag-sorry na kayo. Sorry ka na kay Brother Paas. Sininang Marilyn, sorry na ba? Hindi pa yata. Gaan nyo na siya. Bahala siya sa buhay niya. Kay Brother Paas, tuloy lang tayo. We are learning from mistakes and we are learning from our surroundings. Tuloy lamang ating pagsuporta. Kagaya na pagsuporta din naman natin sa ating pong ama ng Kalingap. Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Ruelo Malalag, sa lahat po ng mga matitinong charity vloggers at mga kasamahan po natin reactors. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please maawa na po kayo, mag-subscribe na po kayo, like and mag-share sa ating pong video. Thank you very much. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So,
What can we say? Good morning, good evening, good day. And God bless you.